Ayan na yung ice cream natin. So, what's up mga kaidol? So, ngayon, may nag-request sa atin na gagawa tayo ng ice cream. Ipakita doon natin lahat yung paggawa hanggang sa magiging ice cream, hanggang sa matapos. So, ito na yun. Gagawin natin. So, yung mga ingredients natin, ganun pa rin. Wala pa rin pagbabago. Kasi yung asukal natin gagamitin, 2 kilo at 1/4. 2 kilo and 1/4. Tapos yung gata natin, 6 na piraso. So, una-una, ibahin na naman natin yung procedure natin para alam natin kung paano gagawin yung ice cream na sa iba't ibang paraan. So, lalagay muna na tayo ng yung gata natin. Ito yung pangalawang tiga. Alam natin. Pangalawang tubig. Tapos yung kasaba, kalating kilo. So, ilalagay natin dito. Ihalo natin. Tapos, haluin natin. Itong paraan na to, matagal dito masira. Haluin lang natin mabuti. Yung talagang wala na siyang bubuo. So, ito yung tubig natin na pinakulo. Ayan, kulong-kulong na siya. So, pakuloyin pa natin ng konti. Pagtingin natin na kumulo na, huwag muna natin ihalo yung ating kasaba. Hayaan muna natin mga 15 minutes o kaya 10 minutes para siguradong lutong-luto yung kasaba natin. Takpan muna natin. So, ayan na, ihahalo na natin yung kasaba. So, ang tubig pala natin dito, mga 6 na litro. Ihalo na natin. Tapos haluin natin yan. Ito mas matagal masira to. Kasi hinalo, niluto natin siya lahat. Lahat ng gata. Lutong-luto. So, ayan. So, patayin muna natin yung apapoy. Tapos, hayaan muna natin yan. Tapos, maglagay muna tayo ng 1 litrong tubig dito. Tapos, lagyan natin yung ating asukal. Saluhin natin. Yung flavor natin, hindi pa rin nawawala, avocado flavor. Ito yung mga bisilir natin na flavor. Ito yung hinahanap ng iba. Pag wala to, ayaw nilang bumili. Gusto nila ito yung avocado. Walawin natin to. Napapansin nyo po, yung asukal na ginagamit ko, lagi kong ginagamit sa paggawa ng ice cream, brown sugar. Kasi mas healthy po tong brown sugar kaysa white sugar. Kasi yung white sugar, may halo na po yung mga chemicals. Ito, pure na ano to, yung pure na galing sa publika to sa amin, central, yung tagagiling na tubo. Ano to, yung tubo na giniling. Yung tubong tawag sa amin, sa Bisaya, sa Negros. Doon sa Negros yung pinakamalaking factory ng sugarcane. Doon ang pinakamaraming tubo. So, halo. So, tunaw na yung asukal natin.
Isunod na naman natin yung ating milk boy. Tapos haluin na naman natin. Tutunawin lang natin yung milk boy hanggang sa matunaw yan. Bago natin ihalo dun sa ating kasapa at yung gata na niluto. So ilalagay na natin dito yung ating tinunaw na milk boy at yung asukal. Tapos haluin natin. Tapos pagkatapos natin haluin to, ilalagay na natin sa tube natin. Paghatiin na natin sa dalawa. So ayan, yung tube na dalawa, lalagyan natin. Nakababad pa yan sa yilo. Ayan, may tira pang ice cream mga kunti-kunti. So walang problema yan. So lalagyan natin yan. Ayan, yung itong puting-puting na to, yan yung lamig niya. Yan yung yilo, marami pang yilo. Yan yung yilo. So ibabad muna natin, lalagyan na natin dito. Tapos bukas pa ng umaga natin to aalsahin. Bukas pa ng umaga natin pa haluin. So lalagyan na natin. Yan, hati-hatiin na natin sa dalawa. So ayan siya. So tatakpan muna natin. So magbasag na tayo ng yilo para gagamitin natin. So lalagyan na natin ng yilo to. Yung gamit natin asin, 5 kilo. Tsaka yung yilo natin, 30 pirasong yilo. Lagyan na natin ito sa mapuno siya. So ayan, puno na siya ng yilo tsaka asin. So tanggalin na natin yung takip. Haluin na natin. So ayan yung ice cream natin na papalsahin. So haluin na natin to mga 20 minutes. Palsahin natin mga 20 minutes. So ayan na siya. Malsa na. Ayan. Creamy-creamy na siya. Hatiin na natin to sa tatlong flavor. So yung isa, sasalinan lang natin yan. Bali, tatlong flavor yung gagawin natin. So ayan. Hatiin na natin. So yung puti natin, vanilla flavor yan. Tapos yung sa gitna, mangga. Tapos yung pangatlo, avocado flavor. Tapos yung food color na nilagay natin, green tsaka dilaw, para magiging avocado yung labas niya. So lagyan na natin yung ating flavor na powder. Tapos haluin natin. Yan. So halo na natin, igilid na natin yan para madaling tumigas. So igilid lang natin para madali siyang tumigas.
Tapos yung Minggo na naman, lagyan natin ng flavor. Sandis. Sandis Minggo yung ilagay natin. So, lagyan natin. Na naman natin. Yan. Napaka creamy yung ice cream natin. Yan o. So, gilid na natin. So, i-rest muna natin mga 5 minutes bago natin balukayan ulit. So, tapan muna natin. So, balukayan na natin. Tigas na yung gilid. So, dalawang balukay lang to, pwede na. Tigas na yan. Tigas na yung gilid. Yan, tigas na yung ice cream. Yan. So, okay na yung ice cream natin. Matigas na. So, titesting na natin. Ayan. So, hindi siya puno kasi 30 kilo lang yung ginawa natin. Pangkalati lang. So, try na natin. Ayan, tigas na. Ayan o. Ayan na yung ice cream natin. So, tatry na natin. Lasang-lasa talaga yung mangga na powder. So yun lamang po. So maraming salamat. So dito na po nagtatapos yung video ko. Salamat sa panonood. Bye bye.